worth it nga ba ang aking pag-invest sa GInvest? Well, nag-start ako ng June. Nag-umpisa ako ng 50 pesos. So, iyon nag-ano siya ng mga centavos, like 30 cents, 20 cents, ganun. Akyat baba siya. Tapos, hanggat na dinagdagan ko siya ng 50 pesos, so 100 na siya. So, actually, hanggang ngayon, nasa 160-something pa lang siya. So, ilang buwan na. So, parang ganun din. Parang natutulog lang din siya. Although, mababa nga lang yung amount na in-invest. Siguro dahil mababa lang, so mababa lang din ang interest or tinubo niya within a month. Pero parang wala lang din, di ba? So, yun pa lang ang tinubo niya sa 100 pesos. 65 centavos pa lang siya. So, minsan, kasi nung nakaraan, umakyat siya ng 75 centavos, tapos bumaba ulit siya. So, depende kasi depende sa market. So, pag bumababa, akyat pa ba siya? Pero, napakababa pa rin yung kanyang so, anday kong mag-business ka siguro, yan. Pero, trinay ko lang naman kasi siya dahil ang trinay ko yung pinakamababang halaga na 50 pesos. Nasa medium, ano kasi siya, meron kasi yung kung ano yung rest mo. Moderate, high risk ka. So, ang inano ko doon, nasa moderate risk. Ayoko naman din kasing agad ng malaking halaga kung ganyan, tingnan mo sa ganyang halaga lang din, parang ang baba, ang bagal ng usad. So, parang okay lang dahil mababa lang. E kung mataas na halaga, hindi ko alam kung kasi diba nung nakaraan, biglang bumagsak yung market. So, ganun, hindi natin alam. So, yun. Yan lang po ang ating tinubo ng ilang months. Mula June. Actually, mga end of May ako nag-start. So, June, July, August, September.